Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Welcome po sa channel kong ito. Ang isishare kong video sa inyo ngayon ay tungkol po dito. Ito ang tinatawag na thermostat, kung saan ginagamit natin ito sa pagkontrol ng heater o sa pag-maintain ng temperatura, depende po sa settings natin. Dahil mayroon tayong auto thermostat, ito po, sinisit natin ito, depende sa gusto natin. Halimbawa ito, 0 to 60 ito. Ngayon, isit natin sa 40. Kapag ang init ay umabot ng 40, automatic magkakat ang kanyang contact sa loob. Kung saan naman ang contact sa loob, dito nakakabit ang yung connection na supply papunta sa ating heater. Kapag ang heater natin ay maliit lang, pwede na nagamitin itong switch. Kapag naabot nga, sabi ko sa settings natin, ang temperatura na 40, mag-open ang switch, so mawawala ng supply. Ang contact niya mag-open, mawawala ng supply ang ating heater, at ang heater natin, hindi na ang init ay hindi na tataas. Ang sensor ng ating auto thermostat, ito po yon, at ito naman po ay ang sa manual thermostat natin, ito po yon. Ngayon, kapag ang heater natin ay gumamit ng contactor, ang kukontrolin naman nito ng ating contact dito ay ang coil ng contactor natin. Kapag na-reach ang 40 degrees Celsius na init, mag-open ang ating contact dito at ang contactor mag-de-energize, stop na muna ang heater, hindi tataas ang init natin, ang temperatura, dahil sa auto thermostat na ito. Kapag bumaba naman, muling magre-reset, ang contact dito ay magku-close at ang heater naman natin ay gagana. Paano naman po ang ating manual thermostat, paano ito mag-function? Ito po, kapag nasira ang ating auto thermostat na ito, ito po yon. Kapag nasira yan, ang init ay tataas at pag narating ang 87 degrees Celsius, ito po ay magti-trip. Ibig sabihin lang pag nag-trip, ang contact natin dito ay open, ang heater ay hindi nagagana kasi mawawala ng supply. Hindi ito magkuklose hanggat hindi natin pinipindot dito sa ating manual reset button dito. Ito po yon sa gitna. At ang time na yon, ito na yung pagkakataon na kailangan natin imbestigahan kung bakit umabot ang init sa ganito. Umabot ang init at hindi nag-trip dito. Baka may sira ng ating auto thermostat. Panoorin nyo lang po kasi mayroon tayong simulation function ito. Ang contact natin dito, ang kinakabitan natin ng contact ay B sa kato. Yun yung normally close. Ito B sa kato. Yun po yung nag-open sa loob. Dito natin kinakabit ang wires. Yung wires natin, dyan natin kinakabit. At doon ang close and open ang contact kapag na-reach niya ang temperature na sinit natin. Okay po, panoorin nyo lang at mayroon tayong simulation function. So, ito na po mga kababayan. Naikabit na natin ating test rod sa number 2 saka B, which is normally close yan. Andito yan. Titestingin natin ang ating thermostat sa pamamagitan ng ating heat gun. B saka 2. Yan po. Tapos ito naman yung dito natin sinisit ang ating desired temperature kung saan ano ang ating gusto. Yan. Makikita natin sa meter natin, yan, close yan. Medyo may number siya dyan. Makita nyo kasi ang test probe medyo marumi na siguro ang contact. Yan. Hanapin natin ng magandang angle para makita ninyo ng maayos. Yan. Close position po yan, ano? Kasi normally close yan. Tapos, ang mangyayari po, titestingin natin itong thermostat natin. At makikita nyo, mag-open yan. Nakita nyo po, nag-open. Kasi na-reach niya, nung binaba ko siya, na-reach niya ang temperatura. Kaya, nag-open. Ngayon, tinaas ko siya, nag-close, open. Nakita nyo po, open line. Andito ang kanyang contact, tapos ibabalik natin. Yan. Okay, ganyan. Ganun po ang pag-sit noon. Tapos ito naman, B saka 2. Yan, tingnan natin. B saka 2, yan yung normally close. Okay. Tapos, ito ang kanyang sensor sa ating automatic thermostat. Yung sinisit natin, 0 to 60 yan. Yan, 0 to 60. Tapos yun naman ang ating manual. Kapag nag-trip yun, nire-reset lang dyan. Yan po. Ito naman ang kanyang sensor. Iinitin din natin yan.
Sabi ko nga, yun ang protection para sa ating automatic kapag hindi gumana. Nakita nyo po, ano? Naka-close yun. So, ang mangyari, iinitin natin ito sa pamamagitan ng heat gun. Okay. Obserbahan lang po natin. Makita natin. Yan. Sinimulan ko na. Mag-open po yan. Makita nyo po. Yun. Nag-open na po. Mangyari po, dahil nag-open na yan, nag-open ang contact, nakita nyo naman ang kulay black, nakabit sa B, ang test prod na red naman, nakabit sa 2. Ngayon, ang mangyari, palalamigin natin yan sa pamamagitan ng tubig. Lalagyan natin. Tapos, makikita natin kung automatic nga itong, kung gumagana pa itong automatic thermostat natin. Kita natin, kuha muna ako ng tubig. Yan. Tingnan nyo po, ah. Mastang mabuti. So, lalamig na yan. At makita nyo po yan. Sa meter, ano? Multimeter natin, makita natin. Oops. Antabay lang. Malapit na yan. Yan. Nag-close na po. Ibig sabihin, gumagana pa ang thermostat natin. Yung automatic natin. So, ang pagaganahin naman natin, ang susubukin natin, ang ating manual yan. Yan, yan ang para sa safety natin. Yun nga, naipakita ko kanina, yun ay may fix yun na temperature na kapag naabot yun 87 degrees Celsius saka siya magti-trip at hindi rin natin hindi rin siya mag-auto kasi nga kailangan pa natin i-set ng manual. Okay, manual reset. Okay, initin natin para makita ninyo na magti-trip yun. Makita nyo ang gitna dun sa may butas na gitna ng kulay dark blue na yan. At makikita din ninyo ang pag-open ng ating contact dyan sa pamamagitan ng ating multimeter. Yan, makita nyo po, ah. Then, hindi naman ito gaano katagal. Kasi 87 degrees Celsius, siyempre, mas matagal dun sa automatic natin. Kasi nga, yun ay 40 lang sinitap natin. Ito ay fix yan, 87 degrees Celsius. Tingnan natin kung gumagana pa ito. Malalaman ninyo, makikita natin. Ayun, nag-open na po. Nakita nyo po ang gitna sa may blue, gumalaw at tumaas. Yan, i-reset natin yan. Pero bago natin i-reset yun, susubukan natin ito palamigin ng tubig kung mag-automatic. Para makita ninyo at hindi gagalaw yan, ito ay subok lang. Yan. Ang tubig natin ay medyo malamig naman yan, kaya mabilis lang yan dapat sense ng ating thermostat. Oh, di ba? Wala, ayaw niya kasi nga po, yan ay manual reset. Sabi ko nga, kapag nagka-problema ang ating automatic, dito siya, ito ang kanyang magiging protection. Tingnan niyo po ang multimeter. Yan, nag-close, di ba? Ni-reset ko po at nag-close siya. Yun na 'yon, naka-reset na ulit siya. Mag-open ulit siya kapag ininit naman natin. Ganyan lang po, mga kababayan. Yan po. At ipapakita ko sa inyo ang titingnan ulit natin ang kanyang temperatura, yung manual nito. Yung nakasit. 87 po ito, ano? 87. Yan. Sa ating mga kababayan dyan, sa aking mga kababayan na hindi pa po nagsubscribe, mag-subscribe po kayo. At kung nagustuhan nyo, pakishare ng video at mag-like naman po kayo. At para, ayun, makita po natin. Yan, 87 degrees Celsius. Yan po, mga kababayan. Okay. Yan. Kung nagustuhan nyo po, mag-like po kayo, mag-comments, at siyempre, sabi ko nga, mag-subscribe kayo. At marami po kayong abangang video, marami akong i-share sa inyo. Maraming salamat po, mga kababayan. Hanggang dito lang po. Sa ibang video naman, tayo susunod. Yan, thank you po.